Taon-taon, libu-libong pamilya ang humahantong sa isang hindi tiyak na estado, kapag may isang mahal sa buhay, ang biglang nawala. Isa sa mga pinaka-nakakatakot na halimbawa nito, ay nang mawala sa himpapawid, ang Malaysia Airlines Flight 370. Ang kakulangan ng ebidensya, ay nagpapatagal sa mga imbestigasyon, at hindi pagkalutas ng mga trahedya. Isa ito, sa maraming hindi maipaliwanag na mga insidente, na patuloy na nagpapahirap sa mga awtoridad, at nag-iwan ng depresyon, sa mga kamag-anak na naiwan. Ang iba pang hindi nalutas na mga kaso, ay mula sa mga inabandona ng FBI, tulad ng halos 50 years na paghahanap, sa isang kriminal, na kilala, bilang si D.B. Cooper. Ang ibang kaso, ay mahigit isang siglo na ang tagal, at hindi pa rin nalulutas. Alamin natin, ang limang pinakamisteryosong kaso ng pagkawala, na hanggang ngayon, ay hindi pa rin nakikita. Number 1. Malaysia Airlines Flight 370. Marahil ito ay naging palaisipan, at isa sa mga kalunos-lunos na misteryo sa himpapawid. Mahigit 200 katao ang sakay ng Malaysia Airlines Flight 370. Tumitaw na naglaho sa kalagitnaan ng paglipad nito noong March 8, 2014. Ang mga opisyal ng gobyerno ay nagsagawa agad ng paghahanap sa himpapawid at sa karagatan na kinabibilangan ng maraming bansa at tumagal ng hindi bababa sa 3 taon. Ang Malaysia Airlines Flight 370 at ang mga katawan ng 239 na sakay ay nananatiling nawawala hanggang sa ngayon. Hindi pa rin malinaw kung ano ang naging sanhi ng biglaang paglihis ng commercial airplane. Nagsimula ang biyahe gaya ng nakagawian, umalis ang Boeing 777 model airplane patungo sa Beijing, China, na nakaschedule mula sa Kuala Lumpur, Malaysia, lulan ang 12 crew members at 227 pasahero. Ngunit agad din itong nawala pagkatapos ng regular na pag-monitor ng air traffic control systems. Ayon sa mga opisyal, sa halip na tumungo ang eroplano sa nakaplanong destinasyon, lumipad ito pabalik sa Malaysian Peninsula at nagtungo sa Southern Indian Ocean. Sa naganap na news conference pagkatapos ilabas ang safety investigation report kaugnay sa insidente, sinabi ng lead investigator na si Kok Suchan na wala silang maibigay na dahilan na maaaring makakumpirma sa tunay na rason ng pagkawala ng eroplano. Dahil sa malaking kakulangan ng ebidensya, sinabi ng lead investigator na si Chan na hindi nila matukoy ang eksaktong dahilan kung bakit lumihis ang sasakyang panghimpapawid. May ilang mga teorya na ang makina ng eroplano ay manumanong pinatigil. Sinabi ni Cope na hindi lumilitaw ang mga senyales na nagpapahiwatig na ang mga piloto ng flight ay malisyosong pinutol ang komunikasyon. Ngunit ang ilang eksperto sa aviation ay sumalungat sa konklusyon na ito. Mayroon ding posibilidad na ang isang third party ay illegal na nakialam, sabi ng mga investigador. Gayunpaman, ipinunto ni Ko ang katotohanang walang sinuman ang pwedeng maging suspect sa pangyayari. Number 2. D.B. Cooper. Halos 50 taon na ang nakalilipas, hinijack ng hindi kilalang pasahero ang isang flight patungo sa Seattle bago tumalon palabas ng lumilipad na eroplano gamit ang isang parachute at dala ang $200,000 na ransom money. Ang daredevil na ito ay isang lalaking nakilala bilang si D.B. Cooper na mula noon ay tumakas na sa mga awtoridad at halos mawala na sa listahan ng mga alamat. Noong November 24, 1971, bumili si Cooper ng one-way plane ticket sa isang airport counter sa Portland, Oregon, para sa Northwest Orient Airlines Flight 305. Nakasuot siya ng Americana at kurbata nang walang anumang kahinahinala sa kanya habang nag-order siya ng bourbon at soda at naghihintay na lumipad ang eroplano. Di nagtagal nang nasa himpapawid na ang eroplano, ibinigay ni Cooper sa isa sa mga flight attendant ang isang sulat na nagsasabi na may bomba siya sa kanyang briefcase. Humingi siya ng 4 na parachute at $200,000 na tig $20 ang denomination na natanggap niya
nang pinalaya niya ang 36 na iba pang pasaherong sakay nang lumapag ang flight sa Seattle. Habang nanatili ang ilang miyembro ng flight crew, inutusan sila ni Cooper na lumipad patungong Mexico City. Ngunit laking gulat ng mga hostage at mga federal investigators nang bigla siyang tumalon palabas sa likod ng eroplano bago pa man ito makarating sa Mexico. Ang FBI ay hindi naniniwalang nakaligtas si Cooper kahit na ang teoryang iyon ay hindi pa nakukumpirma. Sinabi ng mga investigador na hindi siya isang expert skydiver nang tumalon siya sa mahigit 5,000 talampakang distansya mula sa lumilipad na eroplano at sa mapanganib na kondisyon. Hindi rin siya nakasuot ng angkop na kasuutan para sa isang ligtas na paglanding. Ayon sa mga record ng FBI, tumalon si Cooper sa isang kakahuyan sa gabi, habang umuulan, na may 200 miles per hour na lakas na hangin, at nakasuot lamang ng loafers at isang trench coat. Ang misteryosong krimen ay usap-usapan pa rin ng mga eksperto sa pagpapatupad ng batas at mga baguhang researcher sa internet. Ngunit ang kanyang pagkakakilanlan at kapalaran ay maaaring magpakailanman ay nababalot ng misteryo. Noong 2016, inanunsyo ng FBI na hindi na ito aktibo para sa imbestigasyon at isa na lamang itong cold case na tinaguri ang isa sa pinakamatagal at pinakakomplikadong imbestigasyon sa US. Number 3, Jimmy Hoffa. Nang maglaho ang notorious labor leader na si Jimmy Hoffa noong 1975, ay nag-umpisa ang isa sa pinakamatagal at organisadong kaso ng krimen na nahawakan ng FBI. Sa loob ng ilang dekada, ang kanyang pagkawala ay nagdulot ng malawakang interes sa publiko at naging paksa ng maraming pelikula sa Hollywood. Ngunit makalipas ang mahigit 40 taon, ay hindi pa rin siya nakikita. Si Hoffa ay isang ex-convict at kilala sa pagiging leader ng union na tinatawag na Teamsters Union. Kabilang sa mga miyembro ng union ito ay ang mga driver ng kargamento, empleyado ng warehouse at iba pang manggagawa sa US. Nakatanggap pa ito ng clemency mula kay President Richard Nixon. Noong 1971, binago ng dating Commander-in-Chief ang 13 taong sentensya ng pagkakulong ni Hoffa na nagmula sa isang federal na bilangguan sa Pennsylvania kung saan siya ay gumawa ng mga illegal na trabaho. Siya ay nakalaya lamang sa loob ng halos 4 taon bago siya nawala mula sa isang Michigan restaurant kung saan siya ay naiulat na nakipagkita sa mga mafia leaders. Maraming mga tao ang naniniwala na ang makapangyarihang union leader ay pinatay sa kadahilanang mayroon siyang mga criminal records at may posibilidad din na siya ay may mga kaaway. Noong 1982, opisyal na idineklara na patay na si Hoffa na nagpapahintulot sa kanyang mga anak na magmana ng kanyang mga ari-arian. Ang kanyang bangkay ay hindi kailanman nakita. Isang tagapagsalita ng FBI ang nagsabi na ang kanyang kaso ay nananatiling isang open investigation. Hinahanap pa rin ng mga federal investigators ang kanyang labi noong 2013 nang maghukay sila sa isang lote malapit sa Detroit sa loob ng 3 araw at umaasang makakahukay ng anumang bagong ebidensya. Ngunit hindi na naman sila nagtagumpay. Number 4, Amelia Earhart. Mahigit ilang dekada na ang nakalilipas matapos na maglaho si Amelia Earhart habang sinubukan niyang ikuti ng buong mundo sa pamamagitan ng pagpapalipad gamit ang twin-engine airliner na Lockheed Model 10 Electra. Sinusubukan pa rin ng mga historians at explorers na lutasin ang misteryosong pagkawala ng pioneering American pilot. Desidido si Earhart na maging unang babaeng makakapagpalipad sa Atlantic Ocean nang siya at ang navigator na si Fred Noonan ay inaasahan na maging unang mga piloto na makakapagpapalipad ng first around the world flight noong 1937. Ang dalawa ay naglakbay mula sa Ley, New Guinea patungo sa isang liblib na isla sa karagatang Pasipiko na tinatawag na Howland Island.
Lumipad sila ng higit sa 22,000 miles at nakumpleto ang halos higit sa kalahati ng makasaysayang paglalakbay bago pa man sila maubusan ng gasolina. Naglaho sila sa isang lugar sa Pacific Ocean noong July 2, 1937. Hinanap ng mga rescuer ang dalawa sa loob ng halos 2 linggo, ngunit hindi na natagpuan si Earhart at ang kanyang kasama. Noong 1939, sa kabila ng kakulangan ng mahahalagang ebidensya, si Earhart ay opisyal na idineklara na patay na sa pamamagitan ng utos ng hukuman. Hanggang sa ngayon, ang kanyang pagkawala ay nananatiling isang misteryo at paksa ng mga debate. Number 5, Lawrence Teer. Ang pagkawala ng estudyante ng Indiana University na si Lawrence Teer noong 2011 ay nagdulot ng pagkagulat sa maraming college campuses sa Amerika. Sinabi ng mga awtoridad na nawala ang 20-year-old na estudyante matapos makipag-party ng hanggang madaling araw sa isang downtown bar sa Bloomington, Indiana. Huli siyang nakita ng kanyang kaklase na naglalakad sa labas ng kanyang apartment noong June 3, 2011, bundang alas 4:30 ng madaling araw. Nagdulot ito ng malawakang paghahanap na nag-udyok sa ilang celebrity, kabilang ang komedyante na si Stephen Colbert at reality star na si Kim Kardashian, na ipalaganap ang kamalayan tungkol sa pagkawala ng dalaga sa pamamagitan ng social media. Ngunit halos 8 taon na ang lumipas, hindi pa rin siya mahanap ng mga investigador at maraming mga salaysay ang humantong sa wala. Si Michael Cirivolo, isang private investigator na kinuha ng pamilya ni Spearer noong 2011, ay nagsabi na, kabilang sa maraming mga hadlang na kinaharap ng kanyang grupo, ay ang kakulangan ng kooperasyon mula sa lokal na departamento ng pulisya at gayon din sa grupo ng mga kabataang kalalakihan na palaging kasama ni Spearer sa halos lahat ng oras ng araw na siya ay nawala. Ayon din kay Cirivolo, sinusubaybayan pa rin ng mga private investigators ang mga pangunahing testigo habang lumalabas ang mga ito. Ngunit wala silang nakitang makabuluhang pag-usad sa kaso. Sa puntong iyon, aniya, walang mga palatandaan na nagpapahiwatig na buhay pa si Spearer. Gayunpaman, hindi nawawala ng pag-asa ang mga magulang ni Spearer kung gaano nila kagustong malaman ang katotohanan sa nangyari sa kanya. Nananabik sila sa kanilang anak. Sa tuwing darating ang kaarawan ni Spearer, ang kanyang ina na si Charlene ay nagsusulat ng isang mensahe sa kanyang anak na pinupost niya sa Facebook tulad ng ginagawa niya bawat taon. Ang mga kasong ito ay wala pang tiyak na kasagutan magpahanggang ngayon. Magsisilbi itong leksyon sa atin na palagi tayong mag-ingat sa lahat ng panahon. Sana ay may natutunan kayo, at kung nagustuhan ninyo ang video na to, please like, share and subscribe. Maraming salamat!